Hello, good morning po sa aking mga subscribers and sa mga magiging subscribers po, no? So dito po, meron po kasing nagtanong sa akin kung paano po mag-trade ng simple sa Binance, kung paano ko po siya ginagawa. Kasi po, meron po akong isang kaibigan na bakit daw po ako, tinanong niya po ako kung bakit po ako rin nakabili ng bahay, nakabili po ng sasakyan through trading and other cryptocurrency business. So, ito pong isi-share ko po sa inyo is isa pong simpleng paraan ng pag-trade gamit po yung tinatawag na palengke principle. Ano yung palengke principle? So yung palengke is kumbaga, di ba, kung ikaw ay nagtitinda sa palengke, di ba, buy low and then sell high. Kumbaga, kung halimbawa nagtitinda ka ng kamatis, ibig sabihin kapag nagtinda ka ng kamatis, bibilhin mo siya ng, papakyawin mo siya ng mura and then ibibenta mo siya ng mas mahal. So ang ituturo ko po sa inyo is simpleng paraan na hindi nyo po kinakailangan gumamit ng mga indicator, hindi nyo kinakailangan gumamit itong mga MACD, ng mga kung ano-anong indicator. Simpleng paraan lang po, gamit lang po itong tinatawag na pref.com. So ito pong pref.com, this is a conversion of BTC. So ito pong papakita ko sa inyo is trading ko po ng BNB and BTC. So bakit ko po pinili po itong pair na to? Kasi ang maganda po talagang i-trade ngayon is BNB, BTC, BNB Ripple. Yun lang po yung may re-recommend ko po sa inyo sa ngayon. Dahil yung pong dalawang token na yan, yan po yung tumataas. So bakit siya recommended? Kasi po yung BTC and BNB or Ripple, pare-pareho po siyang, or yung token po nyan is tumataas po ng tumataas. So ang gagawin lang po natin is i-share ko po sa inyo kung paano ko po ginagawa yung pag-trade sa BNB at saka po sa BTC or Ripple. So ang gawin lang po natin, pansinin niyo lang po dito yung pong mga nag ito po yung buy and sell area po natin, okay? So mapapansin niyo naman po kung magkano po yung mga nagbebenta at kung sino po yung mga bumibili, okay? So ito po yung dalawang area po na yan. So mapapansin niyo po dito kung i-hover niyo po yan, ito po yung buy order. So ito po yung mga bumibili. So ito naman po pag kinilik niyo to, sell order naman po ito. So ito naman po yung mga nagbebenta. So sabi ko nga yung tinatawag na palengke principle. So ganito lang po ang gawin po ninyo. So halimbawa, gusto niyo pong mag-trade, no? Mag-trade na po sa BNB. So kung i-click niyo po yung price na to, pansinin niyo po yung price per BNB na binibenta nila is 654.6. So hanap po tayo ng mas mababa na nagbebenta. Kasi ang pinakamataas na niya, kasi pag kinilik niyo po yan, mag-a-appear po dito, i-copy niyo lang, control C, and then i-copy paste niyo dyan, 677. So meaning, ang pinakamababa pong nagbibenta ng BNB, nagsisell po pala, ito po yung nagsisell ng BNB is 600, ito po. So ibig sabihin, yan yung nagpinakamababang bumibili ng BNB, okay? So sa buy naman po tayo, sa buy area, tingnan po natin, okay? Sa buy area po, nung tinignan po natin, click po natin yung pinakababa. Ang pinaka mataas po ay 631.0 or 8. So nagbabago-bago po siya, okay? So kung itataas niyo naman po, okay? So 0.130, yan lang po yung gagawin po natin. So 654. So ibig sabihin, kung titingnan po natin, yung pinaka mababa pong nagbebenta is $654. So ang gagawin niyo po diyan, para simple lang po kayong mag-trade, so gawin niyo lang po ganito, no? Buy lang kayo, and then magkano ba yung gusto niyong bilhin? So siyempre, kung $654 yan, tapos yung pinakamataas ay 657, depende po yan sa inyo kung gusto niyo pong maglaro, no? Kasi possible naman na bumaba yung cryptocurrency, katulad nung minsan naging diskarte ko po, no? Minsan bibili po ako halimbawa ng pagpalagay na po natin $630, kasi pwede siyang mag-fluctuate, no? So itong $630, i-type nyo lang dito and then ito yung lalabas na amount ng BTC. So kung bibili kayo, ilagay nyo lang yung amount ng BTC na gusto ninyo, yan, katulad yan, 626, at kung ilang amount ng BNB, halimbawa
gusto nyong bilhin is dalawang BNB or tatlong BNB. So, depende po yan. So, kung magkano yung inyong balance sa Bitcoin. Kasi depende po yan sa inyong laman ng inyong Bitcoin wallet. Ibig sabihin, kung magkano po yung inyong pondo sa Bitcoin wallet. Kasi po, ang mangyayari niyan, kung gusto nyo pong magpondo sa Bitcoin wallet, ang gagawin nyo lang is punta lang kayo doon sa fiat and then spot. Ayan, intayin lang po natin. And then, bili lang po kayo, no? Bili lang kayo, hanapin nyo lang yung, halimbawa, bibili po kayo ng BTC or Bitcoin. Ayan na po siya. Gagawin nyo lang po is deposit. So, pag nakita nyo na po yung Bitcoin, deposit lang po kayo. So, ito po yung inyong BTC address, no, sa Binance. So, dito po lang po kayo mag-deposit. And then, after po na magkaroon na kayo ng deposit, pwede na po kayong bumili ng Bitcoin or Ripple or mag-trade po sa BNB or Ripple po, no. So, ganun lang po yan. So, pakita ko po sa inyo yung ginawa ko pong trade dati. Okay? So, dito nyo po siya makikita sa spot order. Yan yung spot order. Papakita ko po sa inyo yung ginawa ko pong discarte noong trading po nung nakaraang panahon. Okay? So, click lang po natin ito kasi nag-start po ako mag-trade nung May 5. O, i-check lang po natin hanggang 28. Okay? So, okay lang po natin. And makikita po natin siya. Then, click ko lang po yung BNB. Then, BTC. Then, search lang po natin. So, makikita nyo na po dyan yung trading history ko. Okay. So, ito po yan. Ito po yung aking trading history. Tingnan po natin, no? So, kung mapapansin nyo po, ito yung aking binili. Okay, buy BNB and then BTC trade. Okay. So, bumili ako ng BNB. Magkano po yung price niya? Tingnan po natin. Ano? Kasi meron po akong ibang mga cancel dyan. So, pansinin nyo po. Control C nyo lang and then click copy paste nyo lang po dito. So, nabili ko po siya ng 1,000, clear ko lang po ito, no? $1,268. Sorry, click lang po ulit natin. 1,268. So, i-take note lang po natin yan. And then, nabenta ko po siya. Ito po yun, na-sell ko po siya ng magkano ko. Pansinin nyo po kung magkano ko po siya na-sell. So, yan. Ratio lang po kung nakapit po pati yung BTC, no? So, 1,377. Diba na nabili ko siya ng 1,268 minus magkano po? 1,378. Okay? So, that day po, kumita ako ng $110. Doon pa lang po sa pag-trade noong noong July 5. Okay? So, kumpitin lang muna natin kasi ang mangyayari niyan, ito yung area na to. Ito yung buy, nabili po natin. Ito yung na-sell natin siya, no? Tatlong transaction. So, hindi po siya buo, no? So, kung i-calculate po natin siya ulit, okay, 258.70 plus, copy-paste nyo lang, no? Simple lang siya. Yung dalawang lang yan, may, plus 1,140 plus, magkano po ito? Itong isang to, plus 88.94. Okay. So, 1,487 po siya natin na sell, no? So, pero, dito po natin siya nabili. Yan, nabili po natin siya. Magkano po yan? 1,369. So, ibig sabihin, minus 1,369, na kumita po tayo ng $118.64 that day din po, no? So, kung mapansin nyo, it's July 5 and then second day. So, yan po yan. So, ito yung na-sell na natin na po sa kanya. Ngayon, dito po, kung mapansin nyo, bumili ulit ako ng BNB. Yan. So, that is 2,845 na po yung price. 2,845. So, bakit po wala, hindi na ako nag-trade? Kasi that time, hindi na po ako nag-sell ng BNB kasi that time po bumagsak na yung, mapansin nyo, nung 22 bumagsak na masyado yung BTC and BNB. So, ang discarte lang po dyan is i-hold nyo lang siya until intayin nyo ulit na tumaas yung kanyang value. So, mapansin nyo, yung aking pong BNB na 4.98, mapapansin nyo,
noong time na yon, ang value lang niya is ito lang po, 2,841. Okay? So, kung i-hold nyo lang siya, kasi dito po naman sa Binance, parang nagta-time deposit lang din po kayo, hindi po kayo malulugi dito kung i-hold nyo lang po yung coins na inyong iti-trade. So, mapansin nyo po yung aking wallet. Mapapansin nyo siya. Okay? Yan, ang pera na po niya is 3,414.15. So kung mapapansin niyo po 2,842 2,842 minus pansinin niyo po 3,414 minus 3,414. So, meron na po tayong kinitang $572. So, ibig sabihin, kung talaga naman po kayo ay seryoso po dito na mag-trade sa Binance, pwede po talaga kayong kumita basta willing po kayo na mag-hold. Okay? Willing po kayong mag-intay na tumaas ulit yung inyong value. Pero kung titignan nyo po yung aking yesterday PNL, kasi dito nyo talaga makikita yung totoong kita po ninyo simula po nung nag-trade po kayo. No? Kasi depende po yan sa capital. Okay? Pero dito po, mapapansin nyo, simula po nung nag-trade ako noong 4.26, no, hanggang po noong May 2, ang kinita po ng pera na niya is $603.02. So, ganun na po yung kanyang naging profit, yung spot profit and loss analysis, makikita nyo po dyan. So, ito po ay ginawa lang po natin within a month. So, ibig sabihin, kung makapag-trade po kayo or commit pa kayo ng, sorry, ng $603 within a month, so magkano po yan? Pagpalagay na lang po natin. 603 times 48 pesos na lang po, no? So kumita po kayo ng 28,944. Kung matyaga po kayo ditong mag-buy and sell, no, dito po sa Binance, kumbaga kikita po talaga kayo dito. Kaya lang po, meron din po talagang risk reminder si Binance. Okay? So, kumbaga dito po, sinasabi din po niya na lahat po ng ating tinitrade sa cryptocurrency ay hindi pa nanagutan ni Binance kung sakasakali po tayo ay matalo or manalo. So, dito po, kung tutusin, panalo na po tayo dito. Pero, ang goal po natin dito is maging malaki po itong ating value na $3,413 na puhunan doon po sa ating pag-trade. Okay? So, yun lang po ang ginagawa po natin dito po sa Binance. Kung mga, yung sinasabi ko pong palengke principle, kung halimbawa gusto nyong bumili, punta lang kayo dito sa trade and then click po kayo dun sa advance. Make sure lang po na meron kayong pondo sa inyong BTC and then you can trade. Basta gawin nyo lang. Halimbawa, gusto nyong bumili halimbawa ng BNB worth $600. So, i-type nyo lang yan yung $600. So, ito yung amount ng BTC. Kung bibili po kayo, buy lang kayo and then i-put nyo yung amount ng BTC, halimbawa katulad nito, BNB to BTC. Ayan. So, ang gagawin nyo lang, put nyo lang dito yung price. Halimbawa, na gusto nyo na BNB, o ayan po, $599, although $651 na yung price niya. So, depende po yan. I-analyze nyo kung magkano yung pinakamataas na nagbebenta at yung pinakamataas po or pinakamababa na nagsisell. So, ano lang po ninyo, laruin lang po nyo yon. And then, yun po, intayin nyo lang po na mag-fill yung orders po ninyo kasi po may time na talagang may nagbebenta po ng coin na mababa doon po sa price na inaas po ninyo. So, katulad yan, ulitin ko po ulit, no? So, kung nabili nyo siya ng $600, ito yung amount. Ngayon, panapil na yung order po ninyo dito sa baba, ibenta nyo naman siya, no? I-sell nyo naman siya. Pagpalagay na natin, nabili nyo siya ng $600. So, ibenta nyo halimbawa ng $620. So, i-put nyo lang dito, yan, yung amount na gusto nyong sell. Yan, katulad yan, 619, and then kung ilang amount, depende po sa value ng inyong TTC. So, ganun lang po. Ganun lang po yung simpleng pag-trade ng Binance na hindi nyo kinakailangan ng mga graph or kung ano pong mga indicator. So, this is what I call palengke principle. So, hope meron po kayong natutunan dito sa aking video na ginawa na i-share. And don't forget to subscribe to my channel para po ma-update po kayo sa aking mga i-upload na video. Simula po ngayong Lunes. So, every Monday po mag-upload po ako ng video. Seryosohin na po natin itong pag-trade sa Binance kasi marami po itong natutulungan. And, don't skip the ads para po makatulong po kayo dito sa aking channel. So, yun lang po. Thank you very much po sa mga nag-support. And, see you again. Thank you.